Good afternoon mga viewers natin dyan. So welcome back ulit sa channel natin. So yung ano, yung New Zealand sa Mapanuepe, Zambales. Napakatagal ko nang pinaplanong puntahan yan. So marami na tayong niyaya, marami na rin nagyaya. Kaso hindi matuloy-tuloy for the reason na syempre hindi nagtatapat-tapat yung schedule natin. Kaya ayun, hindi kami makapunta. Although marami na mga interested pumunta kasi maganda nga yung lugar. Talagang pag mga pare-pareho na tayong may trabaho, minsan hindi magtapat yung schedule, puro busy. Yan. Tapos kung malibre man, minsan family time na lang. So I decided ngayon na pumunta na ako mag-isa kasi talagang kung hihintayin ko makumpleto yung mga tropa, hindi ko mapupuntahan eh. Actually, napuntahan na namin dati yung lugar, kaso hindi kami nagtuloy dun sa may New Zealand. Nagpunta lang kami dun sa malapit sa area. So now, it's already lunch time, no? Medyo late na nga, pero talagang gusto ko siyang puntahan. Mag-a-attempt tayo na pumunta ngayon dun para makita. By the way, yung lugar nung Mapanuepe sa Zambales kasi yun yung ano eh, yun yung dinaanan ng lahar nung pumutok yung Mount Pinatubo. So yung area na yun, natabunan ng lahar yun. Pero based sa mga nababasa ko kasi, yung lupa o yung putik, buhangin ba yun? Basta yung lahar, yung mga elements na ibinuga ng vulkan is napakagandang klase ng lupa. Kaya yung lugar na pupuntahan natin, dati yung nakalubog pero ngayon tinubuan ng mga pine trees. Hindi ako nagkakamali, malalaman natin mamaya pag lando na tayo. So hopefully meron din tayo makausap ng mga taga ron para makakuha tayo ng konting kwento tungkol dun sa lugar. Pero for now, samahan niyo muna ako, papunta ako ngayon doon. On the way ako papunta ng San Marcelino, Zambales. So aalis ko lang ng dinalupihan, ay ng bahay. Yun, kakatapos natin magpakarga ng gasolina. So yun, balikan ko kayo mamaya. Magpo-focus muna ako dito sa pagdadrive ko para hindi ako gabihin. Kasi ano na eh, oh. 12 o'clock na. 12 noon. So hopefully hindi naman ganun katagal yung biyahe, pero syempre hindi natin kabisado yung lugar. Mamaya matagalan ako sa paghahanap. Hindi natin alam. So yun, see you later guys. Bakbakin muna natin tong kalsada na to. Guys, entering tayo San Marcelino. Ayan, oh. So nasa area na tayo ng San Marcelino. Alright, malapit-lapit na. Yung last time na pinuntahan namin doon, sa may Aglao, sa may palengke kami pumasok eh. Pero try natin magtanong din kung mayroong ibang mas malapit na daan. Ganda ng bukid guys, oh. Dito palang panalo na. Ano pa kaya pag nakarating tayo dun? Ay, mabait yung manibela ko, hindi nagwiwigil. Pag naglalagay ka pala ng top bracket sa motor, nawawala sa alignment. Kasi nung nilagay ko yung top bracket ko, tapos yung GP box, nagwiwigil yung manibela. Ngayon ang bait niya, oh. Kahit nalulubak hindi siya gumagalaw eh. Dati pag binitawan ko nung nakakabit yung box, pag binitawan ko, sasayo-sayo na yung manibela eh. Ay, magtatanong tayo dito guys. Bili muna pala tayo dito ng merienda sa 7-Eleven.
Saan pinakamalapit na daan papunta ng New Zealand? Diyan sa loob ng palengke. Walang ibang daan. Pero mas malapit dito, no? Nakapunta na rin kasi ako diyan, kaya lang may nakikita ako ibang dinadaanan eh. Baka mas malapit 'yun eh. Parehas lang, no? Sa tulay din ng bagsak noon eh, yung tulay na bakal, no? Actually, mas malayo pa nga yata dito. Sige. Ah, thank you ah. So guys, nakabili na ako ng merienda doon sa may 7-Eleven. So merienda lang muna, hindi na tayo mag-heavy meal, no? Para lang hindi tayo gutumin. Ngayon, pumasok na ako dito sa may palengke kasi dito yung daan papunta sa may New Zealand. Doon na lang tayo banda sa loob magtatanong. Ano pangalan mo, Pogi? Ha? Oh, shout out ka muna. Batiin mo yung mother mo. Abang mo na. Oh, nagulat ka. Oo. Oo. Ha? Oh, abangan niyo to sa YouTube, ah. Ha? Maano po kami? Pabomba lang po. Oh, naka-live 'yan. Sticker po. Sticker po. Sticker po. Oh, lima lang, ah. Baka may manghingi pa kasi doon. Oh. Oh, 'yan, hanapin niyo sa YouTube 'yan. Ginawa na? Oh. Oh, hanapin nyo yan para pag nag-upload ako, makita nyo yung mukha nyo, ha? Makikita nyo yung picture nyo, yung video nyo. Oh, pengi, akin na lang to, ha? Nagbomba ka eh, ha? Oh, sige, uwi na. Mag-aral kayo, ha? Bye-bye. Guys, ito yung nakikita ninyo ngayon. Ayan, yung nasa kaliwa ko na yan. Anyway, na-feature ko na rin to doon sa previous na vlog ko, no? Kaya lang, hindi kasi ito yung pakay namin na nung pumunta ako dito. So, ito yung nakikita nyo na malalim na yan. Ayan yung dinaanan ng lahar noon nung pumutok si Mount Pinatubo. So, medyo nahukay na nga yan kasi nag-aano sila dito ngayon, nagka-quarrying sila, pero ganyang kakapal yung lahar na hinukay dyan. Ayan. So kung makikita ninyo, nagkaroon na ng dike. Eto, dike itong dinadaanan natin eh. So kung hindi ako nagkakamali, yung New Zealand is somewhere over here or there. Basta dun sa direction na pinupuntahan natin ngayon. Nasa harapan ko yung mga kapatid natin, nakatutubo. Papunta yata sila dun, sabi niya sunod na lang daw ako sa kanila. So panibagong daan to, no? So ayan guys, yung kasama kong yung kausap ko yung lalaki kanina, nagbabalang ng mga kawayan, tapos nagmamadali siya, ayan, sumabay sa akin ngayon. Nagmagandang loob na igaguide niya daw ako. Kaya lang, ang hirap dito, kinakain yung ano, kinakain yung gulong natin. Pangalawang tubig, pero mababaw lang.
batis kasi na ayan o, may aruy ko dito, ako napadaan sa malambot. Ayan, sila ate galing din doon, no? Pang-alim, pang-pito. Daw-daw ko yung paa ko. Uy, pang walo. Dami ah, sagana ako sa tubig ah. Pang siyam. Ayan, pang siyam yan. Guys, ito pupuntahan namin according dun kay Kuya. Ang tawag nila is Phase 4. So, mukhang marami siyang ano, no? Maraming phase tong ano, mukhang hiwa-hiwalay ng lugar. So, yun, kung makikita ninyo, ganda, grabe, guys. Ang sarap matulog dito. Tapos may mga ano, huwag laman sana ako suwagin itong mga to, no? Oy! Huwag niyo akong susuwagin, dadaan lang ako ah. Ganda oh, mga baka, kambing. Meh! Ganda, ganda. Uy, kawawa naman yung isang kambing, pipilay-pilay. Yun, dumaan na sila. Here we are, guys, in New Zealand. Hindi na siguro. Masundan ko na yung dinaanan natin. Pagka hindi ako nakalabas, dito na ako matutulog. Saglit, hindi naman ako magtatagal dito. Siguro mga isang oras lang. Dalawang oras. Lagay mo nga yung number mo dito. Para tatawag po. Pag-patrogate po. Pag nawala ako, tatawagan kita. 09. 09. 0. 5. Yan po, hindi po, isang 5, dalawang 5 lang, 4627 09090554627, tama to. Ano lagay ko pangalan, boss? Lance po. Oh, sige, sige, salamat ah. O, papalo mo na din ako sa YouTube ah. Ayan, naka-vlog yan. Makikita ka dyan ngayon. Ano pangalan mo, sir?
Albert. Oh, shout out kay Albert. Ay, ito, mas maganda yun. Ayan yung pangalan ko, NOGERTS. Ito, nakakita tayo ng lilim, guys. Ayan, sakto. Thank you, Lord. Guys, finally, nandito na tayo sa may New Zealand, Zambales, no? So, eto na yung pinagkakaguluhan sa YouTube. Ayan, New Zealand, Zambales. Nandito na tayo sa loob ng, hindi ko alam kung tawag nila dito, resort eh. Pero, according dun sa mga taga rito, meron siyang kanya-kanyang phase, phase 1 to 4. So, nandito ako ngayon sa phase 4, tapos meron pa dong phase 3, hiwa-hiwalay eh. So iba-iba yung may-ari. So yung dito sa may tabi ng ano, sa tabi ng may dagat ba to, hindi ko alam kung lake or what. Yung phase 3 2 saka 1. Ah hindi, 4 2 saka 1. Yung phase 3 nandun sa loob kasi wala, malayo siya sa ano, sa tubig. Tapos meron din mga pinaparent na cottages dito. Hindi na ako nag-inquire ng price, no. So, definitely kung gusto niyo naman mag-stay, pwede kayong mag-rent ng cottages. Mga kubo-kubo. Tapos meron ding pwede rin kayong magtayo ng tent. Allowed magtayo ng tent dito. Meron ding public restroom, common 'yon para sa mga bisita, pero mukhang maayos naman siya. Tapos merong entrance, siningil ako ng entrance fee para sa day tour na 100 pesos. So yun, katatapos ko magmerienda rito and then nagkumuha ako ng mga few drone shots, no? So hindi pa tayo tapos, iikutin ko pa yung ibang lugar. Pupunta pa ako doon tapos gagamitin ko pa yung dalawang battery ng drone. Kasi susulitin ko na, minsan lang ako makapunta rito, saka medyo malayo-layo din eh. So iikutin ko pa yung ibang lugar niya. So let's go. Me.
So ayun guys, nandito ako ngayon sa ibang phase naman. Nandito ako ngayon sa may phase 1. So ina-explore natin mabuti yung lugar para makita natin kung gaano kaganda tong lugar, no. So wala akong masabi. Iba yung dating ng lugar kapag nandito ka ng actual kaysa yung napapanood mo lang sa video. So ito kung makikita ninyo. Ayan, harap ko yung camera. Face in front of me, meron dito, ayan, may kubo. Ayan, may kubo, pwede ka magpahinga dyan, pwede mag-picnic dito, the whole family. Ewan ko lang, for sure may bayad to, wala namang problema dahil gagamitin mo. Pero kita nyo naman yung lugar nyo. Ito yung kubo, tapos nandito yung lake. Ayan. So, lalapitan na natin yung lake, no? So guys, pinupuntahan ko yung dulo ng lake. So far wala akong nakikitang naliligo, saka meron silang signage dito na bawal maligo. Ayan, pero ang ganda ng gilid, oh. Maglagay ka lang ng tent dyan, tapos kumain ka dyan, wala namang problema sa restroom, pwede ka mag-shower siguro dun, kasi may nakita naman akong water lines. Tapos dito sa gilid, ito yung lake. Pwede naman nating lapitan. Ayan, ayan siya. Ayan yung lake. So dun sa taas may nakikita akong usok ba yun? O falls? Hindi ko alam. So ang ganda guys. Ang ganda dito. So I suggest, ulitin ko for the second time, puntahan ninyo yung lugar. So guys, tapos na yung ating pagka-explore dito sa New Zealand. So 4 o'clock na, I decided na lumabas na kasi mamaya gabihin ako dito, hindi ko makita agad yung daan. So kakapain pa natin yung daan, no? So binigyan natin ng time para ma-explore ko yung kalsada. Saan ba ako dumaan dito? Tamo, nawala agad ako. Ayun. Guys, at dahil ako ay naligaw, ayun, sa hindi inaasang pagkakataon, natumbok pa ako dito sa daan na bakal. Akala ko hindi ko na madadaanan to. Bigla akong naligaw, eh, oh. Doon pala yung kabilang tulay na dinaanan ko. Guys, eto na yung legendary na ano, tulay na bakal. So for the first time, madadaanan natin to. Ayan, nasamit pa ako. Ang taas din ng tulay, oh. Tapos may mga hump siya para dahan-dahan yung takbo dito ng mga motor. Kasi delikado nga naman kung malalaglag ka dito, pero kakaiba, kakaiba experience. Siyempre, nasa ibang lugar tayo. Pero siyempre, dapat may selfie. Ganda, eh. Minsan lang tayo mapunta rito, eh. Selfie na natin yan. Todo na natin. Dito na tayo, eh.
Yun, lagpas na tayo sa tulay na bakal. Guys, ito yung dinaanan ko kanina nung papunta ako. Kapag bumaba ka dyan, kasi galing ako dun eh, nung papunta pa lang ako, bumaba kami dito. So yan yung mga construction site, no, yung quarrying, nandito yata yung mga gumagawa. Pag dyan kayo dumaan sa baba, ang diretso nyo dun sa may bagong gawan tulay, tapos makakadaan yung mga kotse dyan. Dyan makakadaan yung mga cars, no, yung mga four wheels dito. Ngayon babalik na rin ko tong facing ko, ah. Ayan. Kasi nung papunta ako kanina, hinahanap ko yung bakal na tulay, yung tulay na bakal, no. So dito ako bumaba kasi dito ako ginaid ng mga, yung mga tour guide dito ako pinababa, sabi nila dito daw. So kung ang dala ninyo is four wheel, dito kayo dadaan. Kasi doon papunta yung mga daanan ng four wheel na passable. Kasi dito, kung dito kayo dadaan, makakadaan kayo sa tulay na bakal, pero hindi kayo makakadaan sa hindi makakadaan ng kotse kasi tricycle lang at saka kolong-kolong motor ang makakadaan dito. So dito yung tulay na bakal. So pag nakita nyo tong split road na to, dito kayo sa kanan. Kung gusto nyo ma-experience yung tulay na bakal, aakyat kayo doon. Yung tulay na bakal nasa taas eh. Tapos pag ganun siya, papunta ron. Ngayon dito yung mga four wheels na yan, nyo? So guys, yun ha, tatandaan ninyo, pag galing kayo dun sa daan na yun, pagpapunta na kayo dito, pagdating ninyo dito sa split road na to, ayan, tulay na bakal nandito sa kanan, four wheels nandito sa kaliwa, para hindi kayo malito. So yun, para magkaroon ng sense tong video ko, dahil ako naligaw eh. Hindi naman ako naligaw, iba yung dinaanan ko. Kaya lang, naligaw ako dun nung palabas, dun ako napunta sa may tulay na bakal. So ngayon, kinagandahan, naipaliwanag ko sa inyo. Anyway, yun, pag dito kayo dumaan sa tulay na bakal, saka dito, iisa lang yan, magtatagpo yan dun sa dulo eh. Magtatagpo dun sa dulo yan. Papunta pa rin ng New Zealand yan. Kaya lang dito kasi, hindi pwede yung four wheels. Hindi kasya. So yun guys, pauwi na ako. Tapos na ang ating Mapanuepe New Zealand adventure. So babakbakin na ulit natin tundaan pa uwi. So hopefully guys, na-enjoy ninyo yung video. Kung natuwa kayo sa video na to, huwag po kalimutang mag-subscribe. Tapos paki-like na rin po ang ating channel. And then paki-click na rin po yung notification button para po ma-update kayo dun sa mga susunod na video na mga ganito, mga travel videos, no. So yun po, huwag pong kalimutan mag-subscribe ulit. Tayo pa uwi na at atin na na-explore ang New Zealand na matagal na natin inaasam-asam mapuntahan, hindi lang talaga mapuntahan. So yun, sa mga bago sa channel ko, kung naghahanap kayo ng motorcycle adventure, yung mga motovlog na ganito, nasa tamang channel po kayo. So dito na lang po. At tayo ibabakbak na. Lubak-lubakan na. Babush!